kasama natin si Miss Yas Muralla, isang napakagandang babae. Ayan, host din po ng Doctors on TV. Good morning, Doc. Good morning, Mia. Ayan, you look very beautiful. Ang ganda naman ang morning natin. Thank you very much. Ayan, lalo nang mas maganda kasi maganda yung ating talakayan ngayong umaga. Ito nga yung patungkol sa ating mga anak, ano, lalo na ikaw, new mom. Oh, yeah. Dapat nagmamalunggay ka, new mom's malunggay. New mom pa ba ako? New mom, di ba? It's been 3 years. 3 years. So my son is now 3 years and a half. Ayan. So the best talagang tanong yan si Doktora. Dahil siya po ay food scientist din, mga kasambahay. Umpisa na natin kagad yung katanungan. Gano'n nga ba ka-importante na ma-maintain po ang good nutrition ng ating mga anak? Alam mo, ang ganda ng question na yan, no? The term maintain. Ayan. Kasi hindi lang nagsisimula yung good nutrition doon sa pagpapasuso natin sa ating mga anak. Importante yung ma-maintain natin na kompleto yung vitamins at nutrisyon ng ating mga sanggol, no? Of course, maintenance meaning yung baby kasi paglabas sa ating sinapupunan, malinis yan eh. Tsaka healthy yan. Usually and normally, no? But kapag ito ay matagal na nating nailuwal, every day na ginawa natin yan, no? Every day na ginawa ng Diyos, pinapasukan natin na pinapasukan ito kadalasan ng dumi sa katawan. Hmm. Alam mo ba yan, Lynn? Ganon? Oo. So malinis sila, nilabas mo sila. Pagkalabas nila, ay napapasukan na sila ng mga madumi sa katawan. Is it because of our environment? Ganon? Well, yun ba yung sinasabi mo? Isang pinaka-mahusay na kwan dyan, environment. Yeah. Number two, pagkain. Pagkain. Actually, pagkain ang isa sa pinaka-grabe magpadumi sa ating katawan. Lalo na kung hindi breastfeeding ang isang baby. Hanggang kailan ba tayo magbe-breastfeed? Hanggang kailan ba dapat, Doktor? Hanggang kailan ba tayo nabibreastfeed? Hanggang baka kailan? Pwede magtanong dito sa mga mothers natin. Eto, tanong natin si Angela. Angela, hanggang... May question. Hanggang kailan daw ba dapat magbe-breastfeed? Anong pagkaalam? Hindi, according dun sa, di ba, mga guests natin sila kahapon, yung mga advocacy, may advocacy sa breastfeeding. Hanggang 7 pwede. Pero usually, nagsastop na daw yung production ng mga 5. Production. 5 years. Actually, yung gatas hindi nagsastop ng production. Oo. As long as may nagsususo. Oh, yun. 7 daw eh. Alam niyo ba, pati lalaki, pag may nagsuso, pwede rin magkagatas. Ayun. Are you aware of that? Ayan, Direk Japan. Hindi ko alam yun. Masayang-masaya na si Direk. Dokbong eh. Oo daw. Kasi Leo. Leo. Alam niyo ba, yung pinakamatandang babae, no? Pinakamatagal na nagsuso, na alam ko ha, na nagpapasuso, 18 years old yung kanyang bunso. Wow. Wow. Alam niyo ba, 18 years old. So kumakain na siya, Doktora, ng regular na pagkain. At the same time, nagbe-breastfeeding pa rin siya. Nagbe-breastfeed. Pero hindi ha. That time... Fresh human milk, no? Ano? Human milk, oh. That time, yung nagsususo, yung asawa na. I'm not kidding, ha? Oh, okay. Nutrients for the kids and the father. Yung husband na lang sususo. Kasi lang naman sususo pwede si 8 anyos, di ba? Yan nga, iniisip ko para hindi na masyadong maganda tignan, ano? My point is, yung point natin is ganito. Yes, no. Kapag yung bata ay nagsususo sa isang magulang, no, sa isang nanay, makaka-assure ka na healthy yung bata. Kung healthy din ang pinapasuso ng nanay, no? Pero habang tumatagal yan, nag-i-introduce tayo ng mga bad food. For example, iinom na sila ng soft drinks, kakain na sila sa mga fast food. So dahan-dahan nating pinapasukan ng dumi ang katawan ng ating mga anak. So your question is, paano natin ito ma-maintain? Very simple lang ang logic dito eh. Paano natin ma-maintain? Dapat pakainin natin yung ating mga anak ng basic at very simple na pagkain. At a very young age, you're meaning to say, pagkaalis nila sa winning or pagsuso sa mga magula, sa nanay nila, ayan, pakituloy tatay, naisip ko na eh, sa nanay nila, ay dapat bibigyan na ng proper nutrition yung mga bata. Ibig sabihin, huwag niyong basta pakainin ng what is available or kung ano yung kinakain natin, huwag nating ipakain sa bata. Ay, hindi! Dapat matuto tayo na magulang kung anong kakainin natin. Lina, bad yun ha? Dapat kung, yan ang sinasabi natin na walk the talk. That's true. Kapag ang bata nailabas na natin, dapat lahat na nakikita niya sa pamamahay maayos. Sa pamamaraan ng pagkain, sa pamamaraan ng pamumuhay. No? So, sa pagkain pa lang, dapat kapag magulang ka, isipin mo, may
nakikibay ito na responsibilidad. Ano bang responsibilidad? Dapat matuto silang kumain ng tama. Mm-hmm. So, dapat kapag maging magulang tayo, matuto na rin tayong kumain ng tama. Ayun! Yan ang bottom line yan. Dapat tayo mga magulang, matuto rin kumain ng tama para yun yung ipipeed natin sa mga anak. Pag-usapan natin, Doktora, kasi combination of foods is very important sa pagpapakain sa atin at saka sa ating mga mahal sa buhay. Para ba, ano ba ang tamang combination ng mga pagkain? Sa bata kasi, importante na feed natin sila ng amino acids kasi growing yan lumalaki yung bata no? Mm-hmm. So amino acids is essential para magpalaki, essential and non-essential. Mm-hmm. Okay? So makukuha natin ito, mga essentials and non-essentials, makukuha natin sa green leafy vegetables. Okay. Green leafy, mga kasambahay sa, so dapat hindi ito sobrang nailuto o hindi ito sobrang overcooked. So dapat isipin natin, very important, tatandaan natin, na hindi dahil tinawag siya na vegetables ay maayos siya. Minsan, mas marami tayong pesticide na nakukuha kesa sa nutrient. So, dapat ordinary vegetables yung isipin natin like malunggay, kamote tops, no? Another thing is, dapat kakain din sila ng maraming fish. Iwasan natin magpagkain ngayon ng mga manok o mga baboy, no? Dahil kadalasan nagtataglay ito ng napakaraming hormones, Lynn, na sumisira na rin sa balanse ng hormones ng ating katawan, especially sa bata. Magtataka ka, kain ng bata, lumalaki ang bata, pero palapad, hindi patangkad. Ang ideal sa bata is, hindi siya masyadong tumataba, pero tumatangkad siya. Kapag napapansin, tumatangkad ang bata at namumula-mulang pisngi, you're on the right track. So, kailangan bigyan natin sila ng vegetables, yung fruits, as much as possible, yung fruits, dapat mga native lang na fruits, ha? Papaya, atis. Mga grapes. Oh, bayabas. Oo, yung mga, at saka yan yung available sa ating bansa. Yes, dapat yung, yan ang dapat natin kainin. Tapos, isda. Yung isda, dapat galing sa dagat, ha? Hindi dapat nanggaling ito madalas sa fish ponds. Kasi ang fish ponds, ano bang kinakain ng mga isdang fish pond? Diba? May mga growth hormones din silang kinakain, no? So, any tilapia, tsaka bangus, hindi rin siya ganun ka-healthy. So, all natural. So, Doc, saan mo naman pwedeng mabili? Kasi you're saying now na dapat ang mga pagkain ng mga bata at saka tayo din, organic, I guess, no? Or kailangan organic. At saka chine-check out mo kung saan ang gagaling yung mga isdang kinakain mo. Kasi para sa magulang na katulad ko, magulang na. Nanay nga nanay din, di ba? Paano namin mahahanap yung ganitong klase mga pagkain? Is there a specific store here in the Philippines where we can buy that? Unfortunately, walang specific stores Mm-mm. When you go to, sa America, meron silang specific stores. Kasi very conscious sila at very strict sila doon sa pamamaraan ng pag-approve kung sino lang yung pwedeng store na pwedeng magbenta. I-read kanila talaga kapag sinabi mo organic tapos hindi organic. Yung papasarado ka doon. Dito sa atin, sino ba nag-check? Medyo walang masyadong nag-check sa atin kung organic ba o hindi yan. To be safe, sino ba naman ang magsispray ng kamote tops? Ayun. Pero ang tanong, mura lang nun. Doktora, mapapakain mo ba sa baby mo yung kay Ayon yung kamote tops? Diba parang slimy yun Maraming nga mga matatanda, hindi masyadong kumakain. But he loves kamote tops. Ay, he loves. Tandaan natin ha, na yung taste natin ay acquired. So dapat sanayin natin yung ating mga anak. Kaya nga rin, pagmulat ng kanilang mata, dapat ang nakikita nila sa pagkainan, pagkain tama. You'd be surprised, ha? Gawin mo yan, attorney. Ilagay mo sa hapagkainan, bata pa lang. Gawin mo yan, attorney, pag nagka-baby ka. O, para bitter na. Iwasan natin yung palaya na sobrang mahaba na. Ayan. So may iksi na ang palaya. Mas okay yung maliliit, yung bilog-bilog, di ba? Meron silang tinatawag na simpalya. Yung simpalya, maliliit siya. Yeah. Ito yung mahusay. Don't worry, kasi nade-develop naman yung taste buds ng ating mga anak. Yes. Tama ka, attorney, ha? Kapag nakalagay na sa pagkainan yung bitter na taste, masasanay yung bata sa bitter, hindi siya magiging bitter, but magugustuhan niya yung lasa na bitter. Pati mga mapapaklay, lagay para sa kanya, magiging sweet na yan, magiging masarap magiging masarap na. Depende talaga, kailangan ma-start mo sila. Tsaka mga kasambahay sa, huwag nating sanayin yung mga anak natin sa mga sobrang malalasang pagkain. Yun. Malalasa, ha? So, sa sobrang salty. Yung mga may toyo, patis, di ba? Tsaka native egg pala, ha? Yung native egg, dapat yung fertilized egg ang papakain natin. Huwag tayong magpapakain ng egg na hindi
na-fertilize. Ano ba hindi na-fertilize? Hindi na-fertilize. Native dapat. Yung mga maliit. Kulay ano yan eh. Parang dirty parang white siya, ang color niya. Mas maliit brown eh. Pag binuksan mo yan, kulay orange ang laman yan. Doktora, di ba mas maliit nga lang. Opo. Nag-aaral ka, di ba? Pinag-aaralan niya kasi yung mga iba-ibang supplements na lumalabas sa market right now. Para sa mga bata, Doc, would you recommend supplements for them as young as 1, 2, 3, 4 years old? Yung anak ko kasi nag-supplements na 10 months old, 10 days old eh. Talaga? Kasi nagkaroon siya ng lactose intolerance. That's right. So 10 days old pa lang, tinreat na yan in less than a week's time, nawala yung pagiging lactose intolerance. Pwede, pero kailangan piliin natin yung tamang supplementation. Pero kapag tama naman yung pinapakain mo sa ating mga anak, kasi hindi mo kailangan supplementations eh. Yan, oo nga. Oo, ha? Kaka, so, tama-tama yung pagkain mo at saka yung pagkain ng mga anak mo. Hindi kailangan naman. Okay, Dr. Yas, invite mo sila na manood ng iyong programa every Sunday, 7 to 8 po ng umaga. Isa ang makikita nyo kasama si Dr. JM ko. And of course, si Dr. Albert Adrales. Okay. Yung ating in-house dermatologist. Right. So yan, mga kasambahay, abangan nyo kami every Sunday, 7 to 8 a.m. Doctors on TV. Okay, yeah. Thank you Good so morning. Much. Good morning once again, Ms. Yas Muralla, isa pong nutraceutical consultant and food scientist. Thanks.